Magandang gabi po mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-8 ng Pebrero 2023. Muli pong sumasa inyo ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid na inyong napapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyo pong talapi. Ito pong muli si Roy Mabasa na humalili po kay Kapersi upang isulong at ituloy ang kanyang programang Lapid Fire na tumatalakay sa mga mahalagang isyu ng bayan na ating pag-uusapan sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa gabing ito. Tayo po ay sabayan din ninyong napapanood at nadidinig dito po sa Facebook Live sa pamamagitan po ng Percy Lapid Fire Facebook account at ng Facebook account ng inyong lingkod na si Roy Mabasa. Magandang gabi po muli mga kaibigan. Tayo po ay muling nagbabalik dito sa palatuntunang Lapid Fire. At naalala ko nga pala ay ngayon pala ang araw o kaarawan, anibersaryo ng kaarawan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So alam nyo, marami tayong mga, hindi man marami, no? May mga ilan tayong natatandaan ng mga pagkakataon na sandali nakausap natin itong si Pangulong Aquino dati nung tayo po ay isa pang reporter ng isang pahayagan at tayo ay na-assign sa kanya na i-cover yung kanyang mga aktibidad in relation doon sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo nung taong 2010 mga kaibigan. So 2009 pa lang, patapos ng 2009 nung magsimula. Bago magsimula yung kampanya ay sinusundan na natin siya, no? At panakanaka ay nakakausap natin siya sapagkat isipin ninyo mga kaibigan, bago pa man siya tumakbo, ako po yung isang tao na hindi masyadong naniniwala. O sabihin na nating diretsa na hindi masyadong believe sa kanyang kakayanan na mamuno ng isang bansa. Marami akong question nung mga panahon na yon kung bakit si Noynoy ang dapat iboto, no? Pero nung tayo po ay nagko-cover na at nakakapanayam natin siya ng madalas, nakakausap, natatanong, naintindihan ko na ito palang si Noynoy o si dating Pangulong Noynoy nung tumatakbo siya ay merong malalim na pagkakaintindi, hindi lamang po sa mga nagaganap sa ano sa iba pang bahagi ng mundo, sa politika, kung hindi lalo na po sa ekonomiya ng bayan, ano? Sapagkat yun po doon umiikot yung aming mga katanungan ng mga panahon na yon. At nakita ko na ito ay palaaral habang siya po ay nagkakampanya, kinikwento niya sa atin kung ano ang mga binabasa niyang libro. At meron pa nga pong nakakatawang tagpo, ano, sapagkat siya ay very animated magkwento. Marami siyang mga hand gestures at tumatawa siya. Ikinikwento niya nung minsang pong nagbabasa daw siya ng libro, no? At dun sa kanilang bahay sa Time Street, nakahiga siya sa kanyang kama sa loob ng kanyang kwarto.
ay bigla raw pong pumasok yung kanyang pamangkin, yung anak po ni Miss Chris Aquino na si Joshua. Eh, napakalaki po ni Joshua. Si Joshua po yata ay isang six-footer. At ito po ay biglang pumasok sa kwarto ni Noynoy Aquino na nagbabasa ng libro. At siya daw po ay sinunggaban. Tumalon doon sa kanyang kama at dinaganan siya sa dibdib. Nasabi niya ay halos hindi raw siya makahinga. Bagamat si dating Pangulong Noynoy, mga kaibigan, ay mataas din. Ano? Kung hindi ako nagkamali, ito ay 5'10 or 5'10 and a half. Mataas din siyang tao, no, na lalaki, pero yung kanyang pamangkin nga na si Joshua ay mas malaki sa kanya. At saka malaki ang built ng katawan. Kaya nung tinalunan daw siya sa kama, mga kaibigan, halos hindi raw siya makahinga. Ito yung kinikwento niya sa amin, ano, habang kami ay nasa pagitan ng mahabang kampanya nung 2010 elections, kung saan nga po siya ay nagwagi. After that po, nakasama natin siya. In fact, matapos siyang manalo, kung aking natatandaan, ano, isang buwan bago siya manalo, pagkatapos niyang manalo pala, so naupo siya ng June 30, no? Mga bandang Agosto, mga kaibigan, early August ng 2010, siya po ay nagyaya ng pananghalian doon sa mga malalapit na nag-cover sa kanya noong 2010 elections. Ang inyong lingkod nga po ay isa doon sa mga nakasama doon sa hapunan. Alam niyo kung saan siya nagyaya. Nakakatawa po, mga kaibigan. Ito'y, natatandaan ko, ito'y isang weekend. Kung hindi ako nagkakamali, ito'y Biyernes, ano, ng gabi. Kami po ay naghapunan kami doon po sa Green Hills. Sa isang medyo famous na restaurant dyan sa Green Hills na hindi naman po siya kamahalan. Ito po yung mga pang middle class, a little middle class na kainan, ano, dyan sa Green Hills. At doon po yung nagtipon-tipon kami. Napakarami pong tao noong mga araw na yun sa Green Hills sapagkat ang daming mamimili, ang daming kumakain sa labas. At nung dumating po si dating Pangulong Noynoy Aquino, nagkagulo po yung mga tao. Lahat gusto magkuha ng selfie, lahat gustong kumamay sa kanya, lahat gusto makipagkwentuhan sa kanya. Kaya nung kami po yung naghahapunan at yung restaurant po na kinakainan namin ay may salamin, punong-puno po ng mga tao na kami pinapanood. So kami po yung nahihiyang kumain dahil nakatingin po lahat ang mga tao sa amin at kami kinakawayan sa labas. Especially kinakawayan nila si Pangulong Noynoy Aquino. At yun po yun, nagkwentuhan kami mga dalawang oras, kami-kami. Naglolokohan kami, nagtatawanan, at panaka-naka siya ay seryoso. Kinikwento niya kung ano ang mga ginagawa niya, pinagkakaabalahan niya sa loob ng Malacanang, sa loob at labas ng Malacanang. So yun po, mga kaibigan, marami pa pong kwento tungkol kay Noynoy Aquino, no, na ako'y natutunan ko. Kami, habang nasa abroad, kami magkakasama rin. At masaya siyang kasama actually sa kapag kayo nasa labas, ano, para siyang isang pangkaraniwang tao. Minsan lang meron talagang pagkakataon or mga moments na hindi siya pala bati talaga, no? Unless babatiin mo o kaya kahit batiin mo minsan, siguro sa dami ng kanyang iniisip ay para ka lang niyang dinaanan. Subalit sa aking maikling panahon na pagkakakilala kay Pangulong Aquino, siya po ay isang napaka magalang at malumanay na tao. Hindi ko siya naringgan ng boses na nagtaas siya, no? Kahit kailan. Natatandaan ko nga nung nanalo siya doon po sa kanyang tahanan sa Time Street. Eh, punong-puno po ng mga mamamahayag yung kanyang bahay. Mga photographer, mga reporters, both local and foreign, dahil hindi pa po siya nakaupo noon. Yun po ay bandang mga siguro middle ng Mayo, mga kaibigan. So, punong-puno po ng mga reporter yon, mga mamamahayag. Nagkataon po, meron siyang kausap na isang foreign dignitary. Isa yata itong ambassador sa ibang bansa, no? E nagigit-gitan po yung mga mamamahayag. Kumukuha sila ng vantage point kung ano yung sino yung mauunang makakuha ng magandang litrato. Alam nyo, yung isang photographer, natabig po yung isang mamahali nilang China or yung isang
porcelain na nakadisplay doon na yun po ay ano ba ito, masasabi natin na mahalaga sa buhay ng mga Aquino sapagkat yun pong piece ng porcelain na yun ay binili pa po o regalo yata kay Tita Cory. Kaya nung natabig ito nung isang photographer, kitang-kita na sa dalawang mata ni Pinoy o ni Presidente Noynoy ng mga panahon na yun, muntik na pong bumagsak sa sahig, mga kaibigan. Mabuti na lang nasalo nung katabi nung isang photographer, ano? At hindi naman po siya nagtaas ng boses, balit nagsalita po siya. Sabi niya, sana naman ituring ninyong inyuring tahanan o pamamahay ito sapagkat alam niyo naman na maraming gamit dito na galing pa po sa aking ina, si Tita Cory. Malumanay na kanyang sinabi, no? Kaya nagustuhan natin siya. Inakala natin na hindi kayang magtaas o magalit ng boses itong si Presidente Noynoy. Anyway, nakwento lang natin yan dahil naalala natin na ngayon pala ang anibersaryo niya ng kanyang kaarawan, kaya pala maraming pumunta dun sa kanyang libingan sa Manila Memorial kung saan nakahimlay din po si Kaper Silapid nga pala. No? Anyway, kaninang tanghali po ay umalis na naman itong ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, at siya ay tumuloy sa pagbisita sa bansang Hapon. Simula sa araw na ito, alam niyo po, medyo kakaiba itong biyahe na ito ni BBM o ni The Junior kumpara doon sa mga walong foreign trips na kanyang isinagawa sa loob po ng nakalipas na walong buwan magmula po nung siya ay maupo. Pwede natin sabihin, mga kaibigan, na ito ay importanteng paglalakbay. Kundi man pinaka-importante, no? Kung ang pag-uusapan ay ekonomiya o pagtatanggol ng bansa at seguridad sa rehiyon, kung yan ang pag-uusapan. Habang nandun po sa Japan, ang Pilipinas ay nakatakdang lumagda ng iba't ibang kasunduan. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay aabot sa 7 kasunduan. Kasama na dyan ang bagong mga pautang na tinatayang aabot sa $3 billion, mga kaibigan. So, kasama nga sa lalagdaan na yan, yung pautang na magiging puhunan po para sa gagawing North-South Commuter Railway mula po Malolos hanggang Clark Airport, dyan po sa Angeles. At ang kahiwalay na railway mula po dyan sa Tutuban hanggang sa Kalamba. So, dalawa pong railway projects yan. Ito po yung mga naantalang mga projects na inaabot ng katakot-takot na sakit ng ulo na ngayon, hopefully, ay matutuloy na kung ito ay mapupunduhan nitong pera galing po sa Japan. So, inaasahan niyang dumagdag, yung bagong pautang na yan, ano? Inaasahan niyang dumagdag, mga kaibigan, sa mahigit sa 13 trilyon na naipong utang ng Pilipinas mula po sa iba't ibang bansa at mga foreign and domestic financial institutions. So, alam nyo, kahit anong kwenta ang gawin nyo dyan, baka patay na po tayong lahat na magkakasama tayo ngayon. Ano? Baka patay na tayong lahat, di pa nababayaran yung 13 trillion na yan. Mahigit 13 trillion yan, mga 13.4 or 13.5. Hindi na natin mababayaran yan in our lifetime, mga kaibigan. Hindi rin naman natin masisi ang ating mga kababayan na may agam-agam. Sa tuwing nakakaranig tayo, nauutang na naman ang Pilipinas. Kahit ako pag naririnig kong mangungutang ang Pilipinas, mga kaibigan, nakakapanlumo naman talaga. Pero ang nakakalungkot kasi dito, okay lang mangutang. Natural naman ang nangungutang. Normal naman yan kahit sa ating mga buhay. Ano? Pag kinakapos ka, mangungutang ka. Pero ang tandaan natin, merong good housekeeping na tinatawag.
Pag nangutang ka, pangalagaan mo, hawakan mabuti, walang matatapon sana, at yan ay pumunta dun sa dapat puntahan. So, yun ang nakakalungkot dahil nagdudumilat ang katotohanan ng korupsyon dito po sa ating bansa na siya pong dahilan kaya patuloy po tayong lumulubog sa ating kalagayan. So, mahalaga. Mahalaga po ang Japan sa ating mga Pilipino dahil ito ang pinagkukunan natin ng malaking halaga ng Official Development Assistance. Ito po yung ODA. Ang ODA po, para sa kabatiran ng marami, ay isang tulong pinansyal na ipinagkakaloob sa mga may hirap na bansa gaya ng Pilipinas. At ang pangunahing layunin po nito ay pawiin ang kahirapan, palakasin ang sektor ng kalusugan at edukasyon, at suportahan ang pagpapagawa ng importanteng infrastruktura ng bansa gaya niyang dalawang yan na railway systems. Dahil alam niyo naman ang traffic dito, ang patuloy na pagtaas ng gasolina, yan po ay mareresolba kung tayo po ay mayroong efficient at magandang railway system gaya sa Japan at sa Europa. Yan ay isang paraan para lalo pang yumabong at umunlad ang ating bansa, yung transportation. Eh, pag nagpunta kayo sa Japan, napakasarap, hindi po ba? Parang pag bumaba ka ng kotse, nandiyan ang bus. Pag bumaba ka ng bus, nandiyan ang train. Yung kanyang seamless connection, mga kaibigan, ay nandun lahat available. Kaya kahit saan ka pumunta sa Japan, by land, ay kaya mong i-travel ito. Although, kung sasakay ka ng Shinkansen, o yung bullet train na tinatawag nila, ay medyo may kamahalan. Pero kung yung mga local trains lang at mga buses, eh okay na yan. Sana ganun ang mangyari sa atin. Hindi ba Japan din ang gumagawa dito sa subway, dyan po sa EDSA? Sinisimula na po yan. In fact, nadala na rito sa ating bansa yung mga malalaking pambutas po sa ilalim ng lupa na gahigante na pambutas na ito po ay padadaanin lang yan, mga kaibigan. No? Nabubutas yung ating kailaliman ng EDSA na yan. At doon po sisimulang gawin yung railway para sa subway. Anyway, ang ODA po, mga kaibigan, o yung Official Development Assistance, yan po ay isang uri ng tulong pinansyal na ipinagkakaloob sa mga mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas. At yun nga, nabanggit ko sa inyo, ang tinututukan nito ay poverty alleviation, health, education, at infrastructure. Yan yung focus ng pagpapautang nito. No? Marami tayong nautang na under ODA, mga kaibigan, kung para lang sa kabatiran nyo rin. Ano? Sa madali pong salita, ang ODA ay ang pamamaraan ng mayayamang bansa gaya ng Japan na tulungan ang naghihikahos na bayan sa pagpapaunlad ng kondisyon ng pamumuhay. Gaya dito sa atin, ang dami-dami ng ODA, pero yun na nga, nagtataka tayo eh. Lalo na sa tinagal-tagal na pinagkakalooban tayo ng Japan nitong ODA. By the way, hindi lang po Japan ang nagkakaloob ng ODA. Maraming din pong bansa, ng mga maunlad na bansa, ang nagbibigay ng ODA. No? Pero sa lahat sa kanila, Japan po ang pinakamalaking donor ng ODA. Nagtataka tayo. Bagamat sa kabila ng maraming ODA na binibigay sa atin, bakit mahihirap pa din ang maraming Pilipino? At yung mga mahihirap, lalong humihirap, yung mga mayayaman naman, lalo po yumayaman dito sa atin. Yun naman, eto pa isa. Yun ang mga mandarambong ay ganun pa din. Mandarambong pa rin. Hindi po ba? Kahit pa nakulong yung iba sa kasong pandarambong,
ipinamana naman nila yung sikreto sa kanilang mga anak kung paano ang mga ito ay makapandambong. Yun ang vicious cycle na nangyayari dito sa ating lipunan, tanggapin man natin o hindi. Hindi po ba? So, Susmar Joseph talaga. Hindi ba? Ganyan. Mapapaganong ka na lang eh. Susmar Joseph. Hanggang doon na lang tayo yun na lang ang masasabi natin imbes na tayo ay mapamura. Pero muli, ang pagtungo po ni The Junior, Marcos The Junior sa Japan ay may malaki rin kinalaman. Hindi lamang sa ekonomiya, mga kaibigan, ha? May malaki rin itong kinalaman sa kondisyon ng seguridad ng rehiyon. Gaya halimbawa ng Awayan dyan po sa South China Sea o sa West Philippine Sea, na yung China ayaw niyang tanggapin na ang Pilipinas ay nagawaran ng ruling doon po sa The Hague, sa Netherlands, na sinasabi na ang Pilipinas ay may karapatan sa kanyang 200 nautical mile EEZ or ito pong yung economic zone natin. Ano? Ngayon, ano pa yung mga ibang awayan? Ang angkinan ng teritoryo doon naman po sa East China Sea. Ang kaaway naman dyan ng China, mga kaibigan, ay Japan naman. So, meron ding umiigting na girian sa pagitan ng China at Taiwan. So, hindi rin natin po pwedeng idiskwento yung pong iringan sa pagitan ng dalawang Korea dyan po sa Korean Peninsula between South and North Korea. Yan po ay nandito lahat sa ating rehiyon na kailangan, kaya po ang Japan ay yan ang dahilan kaya tayo'y nakipag-partner sa Japan bilang kanyang strategic partner, dahil pareho ng Japan, tayo po ay isang demokratikong bansa. Yung partnership na yan ay nagsimula, kung hindi tayo nagkakamali, noon pong 2016. So, ito po ay pagbubuklod. Yung partnership, ano, yung strategic partnership ay isang pagbubuklod sa ngalan ng estratehiya at nagpapakita ng tiwala. Ito po ay pagpapakita ng tiwala ng dalawang panig o dalawang bansa sa isa't isa at ang kanilang magkasanib na commitment o pangako ay panatilihin ang kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa ating rehiyon. Yan po ang purpose or objective niyang strategic partnership na yan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pilipinas at Japan lang po dito sa ating rehiyon, at least sa pagkakaalam ko, no, ang mayroong ganyang uri ng partnership. Meron yata tayo with Vietnam, pero itong Japan is something else para sa ating pananaw. Napakalaki ng impact nito dahil napakalapit din ang Japan sa atin, ano? Ang pagitan lang natin sa Japan ay itong Taiwan na nandun sa ating norte. Yung Taiwan po ay malapit dun sa ating Region 1, ano? Pero kung napunan ninyo, mga kaibigan, yung strategic partnership na yan, ang nagbunsod, kaya kung nakikita nyo, lalong nagiging malapit ang Japan sa Pilipinas. Ano po ang mga indikasyon? Isa sa pinakamalaking indikasyon na nakita natin nitong mga nakaraang taon. Nakita nating indikasyon ay ang naging maluwag na polisiya ng Japan sa pagpasok ng mga Pilipino sa kanilang bansa bilang turista at maging bilang mga manggagawa sa ilang piling sektor. So, kung kayo pupunta kayo ng Japan, napakadali na po ngayon. Basta wag lang kayo magsusumite ng mga peking dokumento, mga kaibigan, makakakuha kayo ng visa. In fact, halos parang wala nang bayad eh. Alam niyo kung bakit? Makakakuha kayo ng for as low as 950 pesos para asikasuhin ng mga travel agency
yung inyong visa. Akalain nyo, 950 pesos, parang hindi na sila naningil ng visa. Parang ito ay processing fee lang na sinisingil ng mga travel agents. Ano? Anyway, marami na ring Pilipino ang nakakapasok sa Japan upang magtrabaho. Lalo na po doon sa sektor ng kalusugan or health sector. Ano? Malaki kasi ang pangangailangan ng bansang Hapon sa mga Filipino nurses at mga tagapag-alaga o caregivers para tugunan yung kanilang napakalaking problema sa napakataas na populasyon ng kanilang matatandang nilalang or mga senior citizens, mga kaibigan. Isalangan na po na natin dyan sa sektor na yan, ano, yung elderly sector ng Japan. Ano. Medyo problematic lang yung sektor na yan para makapasok ng husto ang mga Filipino nurses at caregivers dahil sa napaka-technical na mga terminolohiya na ginagamit at kinakailangan pang mag-aral ng mga Filipino applicants ng salitang Hapones at higit sa lahat ang napakahirap na pagsusulat. Tatlo kasi ang klase ng pagsusulat nila. Kanji, ito po yung parang mga Chinese characters, hiragana at katakana. So pag-aaralan mo yung tatlo na yan, pati ang pagsasalita. So medyo mababa po ang porsyento ng mga pumapasa dyan po sa pre-qualifications na yan. Kaya't hindi natin maibuhos ang pagpapadala ng mga nurses at caregivers. Pero magandang oportunidad sana ito, no? Dahil di hamak na malaki. Malaki ang sweldo na nag-aantay sa ating mga nurses at caregivers. At hindi lang yan, maganda pa ang living conditions kumpara dito po sa atin. Sa larangan naman po ng seguridad sa reyon, ang Pilipinas at Japan at ay masasabi nating kabilang sa mga like-minded countries na naniniwala po at yumayakap sa sistema ng demokrasya. Meron kasing isang kontrabida dito sa ating reyon, kontrabidang bansa na simula po nung magkapera, galing sa pangungopya at pamemeke ng mga kilalang produktong gawa sa iba't ibang panig ng mundo, magmula nung nagkapera, mga kaibigan at yumaman, ay naging bully na rin at gusto nang angkinin ang lahat ng natatanaw niya. Isipin niyo. Eh, total, nagkikwentuhan na rin lang tayo. Ibabahagi ko na rin sa inyo ang ating karanasan, mga kaibigan, dyan sa mga pamimiki na yan. Ano? Alam nyo, nung 2007, nagpunta po tayo sa Fujian province. Fujian, dyan po nang galing, ito po yung probinsya sa China kung saan nang galing ang napakaraming Filipino-Chinese. Diyan po sila nagmula. Maging sila mga ninuno ng sinasabi nila, ninuno ng ating bayani na si Jose Rizal, diyan galing. Yung pamilya nila ng mga kuwangko, diyan din po daw galing. At kung sino po, sino-sino pa yan, sila Lucio Tan, Henry C. Sabihin nyo lahat ng mga mayayamang Filipino-Chinese, halos diyan po talaga nang galing sa Fujian province na yan. So kami po ay nagpunta diyan noong 2007. Sinama po ko ng isa nating kaibigan na Filipino-Chinese para magliwaliw. So habang nung sa aming pagliliwaliw,
pumasok po kami sa isang napakalaking mall, mga kaibigan, ano? At ito pong mall na to, palagay ko mga 12 o 15 palapag ito na punong-puno po ng mga peking brands, mga kaibigan. Sabihin nyo na sa akin kung anong brand ang hinahanap nyo o anong produkto. Halos nandun po lahat, mga kaibigan. Pero ito po ay mga peke. Pinaghiwalay-walay lang sila sa klase. Kung ang gusto mo ay class A, double A, triple A, o merong class B at class C. So, siyempre, habang ikaw ay napupunta sa class A, yun po ay nagmamahal. So, kami po, habang paikot-ikot kami, mga kaibigan, kami po, ako po especially, ay nakakita ng tindahan ng mga golf equipments. At sapagkat tayo po ay nakuha niya yung ating atensyon, dahil napakarami. Halos 2 kwartong malalaki na punong-puno po ng mga golf equipments, eh pumasok tayo. At upang alamin sana yung presyo ng peke kumpara sa original, ano? Gusto nating malaman kung magkano ang diferensya. So, malaki naman po talaga ang diferensya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang diferensya. Kung ang isang bagay ay nagkakahalaga ng 10,000, sabihin natin, yung original, ano? Ang halaga po nung peke ay naglalaro lamang sa halagang 1,000 piso or mataas na yung 3,000 piso. Ito po, depende na po sa klase yan. No? Kung class A, triple A ang hinahanap mo, hindi ka nalalayo doon sa mga presyong yun. Pero still, malayo pa rin doon sa presyo ng original. Hindi po ba? Ang pagkakatalo na naman yan talaga ay yung quality. Kaya nga po, nilagyan nila ng class A, B, C. So, pagpasok natin, sinabihan po natin yung kasama nating interpreter na tanungin yung nagtitinda kung mayroon silang brand na Callaway. Yung pong Callaway ay isang brand, name brand po yan, major brands ng golf equipment na gawa po sa Amerika, mga kaibigan. Ano? So, sumagot po naman yung tindera. Nakakatawa eh. Sumagot naman po yung tindera. Inchik-inchik sila. Tinanong interpreter natin na meron ba kayong brand ng Callaway. So, sumagot yung tindera na medyo parang pasinghal eh. Hindi ko malaman kung nagagalit ba. Pero sabi niya, ayon sa interpreter, wala daw silang Callaway. Wala kami Callaway. Parang ganun yung tono, pero sinabi po sa Chinese. Ano? So, tinanong, ano po ang meron kayo? Sabi niya, ang meron kami dito ay ibang brand. Sabi ng interpreter, ano po yung brand na iba, sabi niya, na pwede niyong ibenta dito sa lalaki na ito? Ako yung tinuturo na naghahanap. Sabi niya, meron kami dito, Callaway. Napatawa po ako nung malakas yung mga kaibigan. At parang na-insulto yata yung i-check. Alam niyo, natawa ako dahil yung pangalan, Callaway. Sabi ko tuloy doon sa interpreter. Sabi ko, ma'am, pwede yung pakisabi nyo dyan sa tindera na yung Callaway, sabi ko, ay isang uri ng kakanin sa Pilipinas. Pero sa China pala, yung Callaway pala sa China ay pamalo na po sa golf.